Hello mga ka-classmates, so nagbabalik po ulit si Teacher Hazel at naniniwala po ako na kahit po professional na po tayo or successful sa buhay po natin, I wish you'd not stop learning. Ayan. So kung napapansin niyo po, medyo paus po yung boses ko kasi kakatapos ko lang din po mag online class for today. So ayan, yung dalawang session po yun. And for today, may connection po yung sa i-share ko po, which is about tips on how to have a successful online learning experience. Ayan, kasi nga sa panahon ngayon, di ba? So, medyo issue pa rin po kung yung online learning, kung enterprise ba or whatever. But, let me just share some of the tips that I know na sana ko ay makatulong sa inyo. Not only with the students, but also with the parents. So, una, so yun, hanapin po natin yung school na best for us. Ayan. Yung school na hindi lang tayo napilitan dahil sa parents natin or sa mga kaibigan natin, di ba? So, pwede tayong magtanong-tanong, mag-research kung ano ba yung mga meron sa school na yun, kung swak pa siya sa personality mo o sa learning style mo. Ayan. Kasi wag lang talaga tayo magpapapilit or wag lang natin magiging dahilan na kaya tayo pumasok doon dahil sa mga kaibigan natin. So, dapat hindi po yun. And then, next is yung system, di ba? So, ano ba yung system na in-offer nila? Or so, ano ba yung mga online learning na meron sila? Di ba? Bakit? Bakit kailangan mo yun malaman? Siyempre, kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Alam mo ito ano yung mag-work sa'yo at hindi. So, dapat alam mo kung saan ka mas matututo, di ba? Ano yung mga halimbawa ng system na yun, di ba? It can be modular, it can be online, TV, radio, or combination of those things, di ba? And then, for number 3, so tatlong S lang po yun ah. Una, yung school, yung pagpili mo ng school. Pangalawa is the system, kung ano ba yung gusto mo na mode of learning nila or ano yung offer nila ng mga teaching methods or online learning, ayan. So, yun nga, it can be modular, online, TV, radio, or combination of those things, ayan. So, meron din tayong tinatawag na synchronous or asynchronous. Pag sinabi natin synchronous, ito yung real time. So, may ibibigay na schedule, gising ka doon, tapos makikita mo yung kaklase mo, and then yung mga professor mo, etc. But, I am more familiar with the asynchronous. So, pag sinabi natin asynchronous, hindi yun real-time. So, bibigyan ka lang ng module, bibigyan ka ng mga babasahin, ng mga assignment, and then magbibigay sila ng deadline sa'yo kung kailan yun ipapasa. Usually, mga 1 week, ganyan. And may sinusunod po siyang hindi ko naman sinabi na porket bibigay sa ito, hindi mo. So, dapat sumunod ka din sa allotted time na ibibigay sa'yo para sagutan yun. Okay? So, sa asynchronous din, very siya, advantage siya sa mga student worker or mga working student, di ba? Na nagtatrabaho at walang enough time para makapasok sa school or para makasabay sa ibang estudyante. Kasi kapag sa asynchronous, depende sa availability ng kailan sila magsasagot o ng mga dapat nilang sagutan, di ba? And then, pangalawa, advantage din siya sa mga mahihiyaing mga bata, di ba? Yung mga loner or mga introvert. Kasi they need to answer on their own. And of course, very advantage din sa mga independent student. Kasi kung ayaw man nila nang may nag-istorbo sa kanila or kayang-kaya naman nilang sagutan, so para sa kanila din itong asynchronous. So dahil mas familiar ako sa asynchronous, here are the study habits or mga tips para sa inyo. Okay? So number 1, dapat alamin mo kung ano ba yung mga subjects mo, kung ilan ba yan. Una, i-check mo sa LMS or sa kung saan naman siya ay pwedeng i-check. Tama ba yung mga subject mo? Ay, tama ba yung mga subjects mo? Diba? Kung 9 ba yan or 8? Kasi syempre, mamaya sagot ka ng sagot. Tapos yun pala, kulang pala yung mga subjects mo. Diba? So parang nakakalungkot yun. It can bring you anxiety. Diba? So number 2, time management. Of course, time management is not only applicable or very maganda sa amin mga workers, di ba? So you should have your time management. Una, alamin mo, nocturnal ka ba or early person ka? Ibig sabihin,
yung gamit mo, so dapat itipirin mo yun, diba? So, nag-load ka ng Monday, kung 3 days lang yan, so Monday, Tuesday, Wednesday, dapat makapagsagot ka bago siya ma-expire. Pero kung may wifi connection ka naman, so okay lang yun. So, depende sa'yo kung kailan mo gusto magsagot. And then, pangalawa, dapat mag-schedule ka din kung ano ba yung pag-aaralan mo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Siyempre, yung Saturday and Sunday, pwede mo rin yung i-save for you. Pwede mo yung, kasi nga very toxic and very depressing yung situation natin. So, I'm highly encouraging you na yung Saturday or Sunday, di ba? Talagang ilaan na lang natin yung stress and of course for the Lord. And then next is, yun nga, nagkaroon ka na, di ba? Una, ano nga yung study habits number, tips number one, know your subjects, bilangin mo kung ilan yan. Number two, time management. So, dapat magkaroon ka din ng mga schedule or i-post mo din sa wall mo kung sa ano kung ano na ba yung mga nasagutan mo at hindi pa, di ba? And then number three, you should also have a self-discipline kasi kahit na, but of course, kahit na may time management ka pero hindi sunod, di ba? Laro ka lang din ng ML, ng TikTok tayo, dapat may time pa rin tayo sa pag-aaral kahit na may ginagawa tayo na yung mga leisure natin, di ba? And then, number four, you should have your own place of study. Kung may kwarto ka din, that's the best for you. But pero kung wala, pwede naman yung corner lang ng bahay mo wherein walang makakastorbo sa'yo. What is the purpose of your study place? Ibig sabihin, pag nandun ka sa place na yun, walang makakastorbo sa'yo. Pag nakita ka ng parents mo or ng kapatid mo, di ba? Oy, nag-aaral si kuya, si ate, so dun lang siya, walang makakastorbo. At walang mag-uutos, di ba? Kasi alam nila, pag nandun ka, you're studying. And make sure you're studying, ah. Baka mamaya, naglalaro ka lang. Yeah? And then, number four is the motivation. So, kailan makakatulong sa'yo yung motivation? Makakatulong sa'yo yung motivation kapag, alam mo yon, kapag hindi mo na alam kung anong nangyayari sa mundo, na bakit kailangan mo pa ipagpatuloy yung pag-aaral mo, o parang, namimiss mo yung mga classmates mo, yung mga teachers mo, yung school, di ba? So, kahit ganun, yung motivation mo, yung umaga, na kailangan gawin mo pa rin itong mga to para in the future, di ba? Especially yung mga nagkaroon ng chance na mag-aral. Kasi during this time, hindi lahat ay may chance na mag-aral. So, kaya pag nabigyan kayo ng chance, grab it, di ba? So, galingan na natin sa school. And then, so number, and next is yung prayer, syempre, di ba? Yung prayer natin, yun yung magpapalakas sa atin, especially during this time. Ayan. So, summarize lang din natin, no? Sa ating, for us to have, tips for us to have a successful online learning. So, una, choosing your school, and then pangalawa, knowing the system, and then pangatlo is the study habits. So, ano yung study habits? So, una, know your subjects, pangalawa, time management, and then self-discipline, and then number four, your study place mo, and number five is motivation, and the last is prayer. Ayun lang, goodbye, thank you. Don't forget to like and subscribe!